Kumusta mga kadrama, mga dramanatics? Kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para sa aking mga uploads. Naging controversial at sinakyan ng halos lahat ng media platform ang pahayag ng dating OFW na si Sara Balabagan dahil sa matapang niyang pahayag nang ipagtapat niya sa publiko ang isang bahagi ng kanyang buhay na dalawang dekada na niyang itinatago. Ito ay ang pagpapahayag niya at tuluyan ng bigyan ng linaw ang isyu na matagal lang tinatanong sa kanya. Buong tapang niyang sinabi sa kanyang live video sa kanyang FB account ang pagkakaroon niya ng dating ugnayan sa broadcaster na si Arnold Clavio at pagkakaroon nila ng anak. At dahil nga minor de edad pa ng panahong yun si Sara Balabagan, siya ay 17 years old pa lamang ng panahong yun, may mga nagsasabi na dapat kasuhan ng statutory rape si Clavio dahil sa ginawa nitong pag-take advantage sa minor de edad na si Sara. Kaya lang, ayon sa mga abogado, ay hindi na raw pasok ang 17 years old para sa nasabing kaso, kundi applicable lamang ito sa mga batang 12 years old bababa. May nagsasabi naman na kasuhan si Clavio sa pagiging pedophilia nito, kaya lang para din daw ito sa mga nabibiktima na batang 12 anyos pababa. Ang isa pang kasong maaring harapin ni Clavio ay ang child abuse, kaya lang dapat na isang panaraw ito noong mas maaga pa dahil ang prescriptive period ng naturang kaso ay 20 years lamang. Pero ang anak ni Sara Balabagan kay Arnold Clavio ay 22 years old na. Ibig lang sabihin, lagpas na sa 20 years mula nang mangyari ito at hindi na pasok sa prescriptive period ang kaso. Ang isa pang kaso na maaring gamitin labang kay Clavio ay ang kasong concubinates. Pero tila hindi na interesado ang asawa ni Arnold Clavio dahil matagal ng panahon na nangyari yon. At noon pa man ay alam na nito ang mga nangyari. At nagkapatawaran na rin sila ni Sara. Ibig lang sabihin, lusot si Igan sa mga kasong posible sana niyang harapin. Nawagan naman ng iba na alisin siya sa GMA. Kaya lang, ito ay nasa discretion na ng pamunuan ng network. At kung okay lang sa kanila na isa sa kanilang nare-respetong broadcaster ay may ginawa palang kababalaghan. Hindi ba pangit tingnan at panoorin ng isang taong nakikita mo sa telebisyon o napapakinggan sa radyo na pumupuna at bumabanat sa mga ginawang kasalanan ng iba ay may kasalanan din pala at duming itinatago. Kaya habang nasa telebisyon siya at nakikita ng masa, ang kasalanan niyang ginawa ang nakikita ng mga nanonood. Kaya marahil, dapat munang magpahinga si Clavio. Mag-file siya ng leave para sa kanyang mga programa. Habang ginagawa ang content na ito, wala pa rin pahayag at patuloy na nananahimik ang broadcaster tungkol sa kontrobersiyang kanyang kinasasangkutan. Baka naman mas gusto niyang manahimik na lamang dahil hindi niya kayang idepensa ang kanyang sarili sapagkat malinaw na nagkasala siya. Lahat naman tayo ay nagkakasala. Ang pagkakaiba nga lang, kilala siyang personalidad, nire-respeto at mataas ang pagtingin sa kanya ng masa. Kaya talagang malaking issue kapag nasangkot siya sa kontrobersiya. Kaya hanggat hindi nagsasalita si Arnold Clavio para ihayag ang kanyang panig, ay maiiwan sa isip ng masa na siya ay isang taong handang tumulong, subalit mapagsamantala. O kaya pinipili niyang manahimik na lang at hayaang mamatay ang issue. Gaya ng pagiging tikom ng bibig ng kanyang network, hindi ito nababalita sa kanilang mga news program. Ano ang inyong masasabi sa balitang ito? Sa ibaba ng content na ito, maaari kayong mag-iwan ng inyong opinion at komento.